Halina pong Hesus Nazareno, at pagpalain kaming lahat ng iyong salita upang ikaw na nagsalita na nagkatawang tao ng Ama ay siyang gumagabay sa amin ngayong aming pagnilay-nilay para kay San Juan na iyong modelo at matapat na apostol sa pananampalataya at pagsasaksi at pagpatuon-tuon nito. Harinaway matularan namin siya at masundan namin ang iyong kautusan at tumatalima kami sa iyong mabuting balita. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kahit si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po mga kapatid ko ni Kristo. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ay atin pong napakinggan ang tungkol kay Juan na alagad ng ating Panginoon. Dahil ngayon po ay ang kanyang kapistahan. Siya po ay tinatawag kuminsan na Juan Ebanghelista. Kaiba po siya sa ating patron na si Juan Bautista. Siya po ay apostol ng ating Panginoon. Kaya po, atin pong pinagnilay-nilayan ngayon ang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, unang bahagi ng talata 1 at talata 2 hanggang 8. Kapitulo 20, versikulo 1 at versikulo 2 hanggang 8 sa Ebanghelyo ni San Juan. Ganito po ang sinasabi sa orihinal na pagkasulat. Dahil orihinal po na pagkasulat sa Ebanghelyo ay hindi po sa Latin, hindi po sa English, hindi po sa kung anong lingwahe, bagko sa lingwahe na luma na tinatawag nating Koine Grego. Diyan po sa itaas, niyo pong makita, yun po ang salita na may mga titik. Ang una, Aiden kai epistuisen. Ang kahulugan po nito, nakita niya at siya'y naniwala. So, Eden, nakita, kay, at epistuisen, siya'y naniniwala. Mula sa salitang pistis, na ibig sabihin, naniwala o panampalataya. So, yun po ang orihinal na pagkasulat. Kasi marami pong ibang mga nagtuturo na kung saan-saan, gumagamit ng English o magamit ng Latin, hindi po yan ang original na pagkasulat sa Bagong Tipan. Kaya pinakita ko sa inyo kung ano yung original. Si Apostol San Juan ay huwaran ng panampalataya at pagpatuon nito. Yan po ang larawan ni Juan Apostol. Pero sino ba siya?
Ano ba ang katangian niya? Ano ba ang kakaiba para sa pagkatao niya? Dahil sa lahat ng mga apostol, siya po ang walang balbas. Kaya kung tingnan natin sa ibang mga larawan, gaya ng kay Da Vinci na larawan sa Last Supper, nandroon rin siya sa mga apostol, sa 12 na apostol, siya yung walang balbas. Si San Juan na apostol ay pinanganak noong ika-anim na taon, Anno Domini, AD Anno Domini, ibig sabihin panahon ng Panginoon, ika-anim, sa Bethsaida, Galilea. Bethsaida, ito po yung lugar na kung saan doon po ang mga mangingisda. Galilea, yun pong probinsya sa Israel. Anak po siya ni Zebedeo at ni Salome. Tatay niya si Zebedeo na mangingisda din. Si Salome ay tagapagbinta o naglalako ng mga isda. Ibig sabihin, teamwork sila sa pamilya. Mangisda ang tatay, mangisda ang dalawang magkapatid na si San Juan at si Santiago, at ang nanay ang naglalako para sa kanilang mga huli na mga isda. Kapatid ni Juan Apostol ay si Santiago na laging kasama-kasama rin ng ating Panginoon. Ang trabaho niya, yung sabi ko na kanina, ay mangisda. Namatay siya noong taon 100 doon po sa Ephesus. Ang Ephesus ngayon ay nasa Asia Minor. Bahagi po dati yan ng Roman Empire. Si Apostol San Juan ay tinatawag kong minsan na Boanerges. So, Boa, ibig sabihin anak. Nerges, siguro na nakarinig na kayo ng energy. Yung energy, galing po yan sa Nerges. Ibig sabihin yung kidlat, yung pulog, yung ganyan, lightning. No? Yan po ang Nerges. So Boanerges, anak ng pulog. Bakit po tinatawag siya? Mamaya, paliwanag ko. Tinatawag rin siya na minamahal na alagad ng Panginoong Isos. Sa pangpangalan niya, tinatawag siya Juan Evangelista. Ibig sabihin, siya ang tagasulat ng Ebanghelyo. At tinatawag rin siya Juan ng Patmos dahil doon nga siya tinapon sa isang isla na sakop noon ng Roman Empire dahil sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya, ayaw niyang magpasakop sa kaugalian sa mga Hudyo, kaya napunta siya sa Patmos. Ngayon, maganda na po yung Patmos tourist destination na po. Maganda na ang chapel doon, may mga iba't ibang mga bahay na matuluyan, pero dati talagang yan ay napakahirap na lugar. Si Juan ay tinatawag din na elder, umatanda ng sambay ng Kristiyano. Kaya ito po yung mga pangalan ni Juan Bautista. Sa orihinal na pagkasulat, pupunta tayo lagi sa orihinal. Kung inyong makita, ang una, ang mga titik po dyan ay hindi po Griego. Yan ay Hebreo Aramaico. Dahil Hebreo po si Juan. Baliktad po ang pagbasa niya po. Nilagay ko doon sa ibaba kung anong pagkasulat. Yohanan, yan ay Ben Sabdi. Ibig sabihin, Juan, anak ni Zebedeo. At kuminsan, nakasulat din doon sa lumang aklat itong iba. Yung Yehuhanan. Pag Yehuhanan, ang kahulugan po nito ay una, itong unang bahagi, yan ang unang bahagi, Ye. Ibig sabihin ng Ye, pinaiksi ng salitang Yahweh.
Yahweh ay pangalan ng Diyos na makita po natin, mabasa natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, Verso 14. At yung Yohanan, ibig sabihin, yung dito, Yohanan, ibig sabihin, mabiyaya. Ang Diyos ay nagbigay biyaya. Yun yung kahulugan ni Juan. Ngayon, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, Versikulo 10, si Juan at Santiago ay mga anak ni Zebedeo, magkakapatid na tinawag ng ating Panginoon upang magiging alagad niya. Ibig sabihin dito si Apostol Juan, siya ay isa sa mga unang mga sumali sa ating Panginoon, pero una, dati siya na disipulo ni Juan Bautista. Kasi si Juan Bautista may mga disipulo rin. Atin pong mabasa yan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 35 hanggang 39. Noong sinabi ni Juan Bautista, noong nakita niya ang Panginoon Jesus, yan ang Kordero ng Diyos, nag-alis ng kasalanan sa libutan, kaagad yung dalawa na disipulo ni Juan Bautista ay sumama kay Jesus. At isa noon ay si Apostol Juan. Si Apostol Juan, kasama rin ni San Pedro at yung kapatid niya, Santiago, nung nagpunta sa bundok Tabor ang ating Panginoong Hesus, at doon siya nagkaroon ng pagbabagong anyo na kung saan parang ang pagkataon niya ay parang isang araw nagniningning. Kaya si Juan na Apostol may malalim na karanasan kasama ang ating Panginoon. Kaya kung mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 17, Versikulo 1 hanggang 2, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Ito po yung bundok Tabor. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Pangatlong pagpapahayag po natin tungkol kay Juan na Apostol, pinagbawalan ni Apostol Juan ang paggamit ng pangalan ni Jesus sa mga hindi nila kasama. Kaya mabasa po natin sa aklat ni ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Verso 29, na sinabi ni Juan, "Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan." Pinagbawalan dahil stricto po itong si Juan Apostol. Pwede lang na gamitin si Kristo sa mga naniwala sa Kanya. Pero sinabi ng ating Panginoon, huwag siyang pagbawalan sapagkat ang kapanig natin ay kakampi sa atin. Ibig sabihin, hindi kalaban yung gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus. Pang-apat na pagkilala natin kay Juan Apostol, tinawag siya na Boanerges. Na explain ko na po na dati, ito yung anak ng kulog. Dahil sa reaksyon niya, nung hindi sila tinanggap ng mga taga-Samaria. Pero ang ating Panginoon, nilapitan ni Juan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Verso 54. Sabi niya, "Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Dito po natulad po sa ginawa ni Propeta Elias na kanya pong pinugnaw ang alay sa nasa unang aklat ng mga hari, Kabanata 17, sa pamagitan ng kidlat. Gusto ni Juan na Apostol na gano'ng mangyari sa mga Samaritano sa Samaria dahil hindi tumanggap sa Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan mo na lang at siya ay lumihis. Si Juan na Apostol
ay saksi sa mga kahanga-hanga na mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Lahat po ng mga himala o tinatawag na mga milagro na ginawa ng ating Panginoon. So halimbawa, makita sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Verso 40 at sumusunod, noong binuhay ng Panginoong Hesus ang anak ni Jairo, na makita po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Verso 71, pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob, kundi sina Pedro, Juan, nandiyan siya, at Santiago, at ang mga magulang ng dalagita na binuhay ng ating Panginoon. Ang pang-anim na pagkilala natin kay Juan Apostol, siya po'y tinatawag na Apostol Juan na minamahal na alagad, beloved disciple, minamahal na alagad ni Jesus. Katangi-tangi po dahil sa lahat ng panahon, kasama-kasama niya lagi ang ating Panginoong Jesus. Kaya tinuturing siya na espesyal, minamahal. Mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, Verso 23, na katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Yun po si Juan. Sa isa pang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, Verso 20, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yan po ang kay Juan na Apostol. Si Juan na Apostol naroon rin sa panahon ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus. Sa time sa crucifixion, noong ipinako ang ating Panginoon at namatay sa krus, lahat ng mga apostol ay wala. Si Judas, wala. Nag-Judas siya. Nagtaksil. Si Pedro, nagpakita noon. Pero itinatwa niya ang Panginoon. Umalis din. Isa na lang ang naiwan sa 12. At walang iba, kundi si Juan na Apostol. Kaya saksi siya sa napakasakit na alay, sa dakilang alay ng Panginoong Hesus upang tayo ay maligtas sa kamatayan sa cross. Mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 19, Verso 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Yung minamahal na alagad, sino po yun? Si Juan. Na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Kaya mula noon, si Juan na apostol, tinuturing na anak ni Maria dahil minamahal siya. Katangi-tangi ang relasyon ng ating Panginoon sa kanya. Pangwalo, sa kanya ipinagtugubili ng Panginoong Hesus ang mahal na Birhen Maria. Sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, Verso 26 hanggang 27, nang makita ni Hesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sinabi niya kay Santa Maria, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinasabi niya sa kanyang ina, at sinasabi sa kanyang alagad, Verso 27, "Narito ang iyong ina." Ibig sabihin, ginawa ng bahagi ng pamilya ng ating Panginoong Hesus, na bahagi na ng, kasi wala na si San Jose, ang ating Panginoon mamatay na rin. E sino ngayon ang maging bahagi ng pamilya ni Santa Maria na magiging anak niya? Kaya ibinigay niya si Juan na siyang simbolo naman para sa ating lahat na nampalataya na maging anak tayo ni Santa Maria dahil kay San Juan na naging bahagi ng pamilya ni Santa Maria. Ang sambayanan ng mga Hebreo ay patriarkal. Kaya dahil dito, ipinagbili ng ating Panginoon si
Santa Maria sa kanyang alagad na si Juan na apostol, dahil ang kabiyasnan, ang sambayanan, ang kaugalian, ang tradisyon ng mga Hebreo o mga Hudyo, mga lalaki ang may hawak ng pera, mga lalaki ang siyang mag-manage sa kayamanan, mga lalaki ang siyang mag-manage sa bahay. Ibig sabihin, si Santa Maria, dahil mawala na ang ating Panginoong Hesus, maging kawawa. Magpalimos siya, maghihirap siya kapag ka walang lalaki na siyang hahawak ng pera at mag-manage sa bahay. Kaya pinagbilin si Santa Maria Virgen kay Apostol Juan upang hindi ito maghihikahos. Dahil sa patriarchal society ang mga pamilya ng mga Hudyo. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, Verso 20, mula noon, pinatira ng alagad na ito ang kanyang bahay, ang ina ni Jesus. Inalagaan na ni San Juan Apostol, si Santa Maria, dahil may katandaan na rin si Santa Maria sa panahon na iyon. Kaya si San Juan na Apostol na natiling matapat na alagad ng Panginoon. Saksi siya sa pagkamatay ng Panginoon. Naiwan doon si Santa Maria Virgen, na ina ng ating Panginoong Hesus, si Santa Maria Magdalena, si Maria Cleopas, at isa pang Maria, at ang ating apostol na si Juan. Saksi siya sa napakasakit na alay sa cross ng ating Panginoon. Ang pangsiyam na pagkilala natin kay Juan na apostol, nakilala niya ang Panginoon nung ito'y nagpakita sa panahon ng pagkabuhay muli ng Panginoon. So namatay ng ating Panginoon. Naroon, witness si Juan na apostol. Paglibing ng ating Panginoon, witness din ang Juan na apostol, dahil siya na yung mamahala sa pamilya, dahil siya na ang lalaki sa pamilya ni Santa Maria, dahil nituturing na rin siyang anak. Kaya sinong tatanggap ng bangkay bago ipinasok sa libingan ni Jose Arimatea? Inayos muna ni San Juan Apostol ang bangkay ng ating Panginoon, at ito ay ibinalot ng kayong lino at ipinasok doon sa libingan. Siya lahat ang may gawa. Kaya noong nabuhay na muli ang Panginoon, nagpakita itong Panginoong Hesus, at si Pedro naman ay sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Hesus, noong nagkaroon na ng himala na maraming huli na isda, kaagad sino yung nakadiskubre na ang nagsabi, doon ninyo ilagay ang inyong lambat, at doon nga hinagis ang lambat at nagkaroon ng maraming huli? Ang nakakilala sa nabuhay muli na Panginoong Hesus ay si Juan na Apostol. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, Versikulo 7. Kaya nga si San Juan ay apostol at ebanghelista, nakasulat ng mga detalye sa pangyayari, dahil siya ang laging witness. Siya alang ang magkapag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 
ebanghelista, sinulat ni Apostol Juan ang kanyang karanasan sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pakipamuhay kay Hesus. At nung namatay na ang ating Panginoon at Mesiyas, ang salita na nagkatawang tao ay pinagpatuloy niya ang malaliman na pagnilay-nilay nito. Kaya sa kalaliman ng kanyang pagnilay-nilay, mabasa po natin sa kanyang ebanghelyo na sinusulat, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, verso 14,
naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kalahatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kaganaang loob at ng katotohanan. Wala pong ibang ebanghelista na kasulat ng ganito. Dahil ito yung karanasan na malalim ni San Juan na apostol at ebanghelista. Ang panglabing isa na dapat pagkilala kay Juan na apostol, kasama ni San Pedro, dahil wala na ating Panginoon, umakyat na sa langit, ngayon kasama-kasama na sila ni San Pedro, kasama ni San Pedro at si Apostol San Juan sa pagpagaling ng mga may sakit. At isang tagpo nito, pinapagaling ang isang lumpo sa may pintuan ng templo na babasa po natin sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 3, Versikulo 1 hanggang 10. Pero mayroon rin tayong dapat malaman na hindi po nakasulat sa Biblia. Ito naman ay sinasabi ni Tertullian. Si Tertullian ay noong ika-2 siglo ng Kristyanismo. Siya po ay theologian o teologo nagmula sa Hilagang Africa, North Africa. Sabi niya, si Apostol Juan ay nilublob sa mainit na langis. Ibig sabihin, yung langis na pamprito ng mga isda at iba pa. Doon inilublob, tinutorture si Juan na apostol upang siya ay mamatay. Ngunit naligtas siya. Buhay pa rin kahit matagal na doon niluto ng mainit na langis. Ganun po ang himala na nangyari hanggang dahil hindi naman siya mamatay, pinakawala na lang. At ang ginawa sa kanya, itinapon sa Patmos Island na noon ay mga bato lang. Pero nang doon na si Apostol Juan ang nangyari, masipag siya. Basta't yumayabong yung mga tanim, may mga puno. At nabuhay siya doon sa isang isla na dati mga bato, nagkaroon na ng mga halaman, nagkaroon na ng mga tanim na ikabubuhay. Ano po ang nagawa ni Apostol Juan? Ang una pong ginawa niya, yung Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kaya po, pagtingnan po natin dito sa apat na ano, yan po si San Juan, kung makita niyo, yung mayroong agila na sa itaas. Yan ang simbolo sa apat na Ebanghelyo, kaya yung may simbolo ng isang agila. Bakit po? Napaka-tarik. Napakataas ang naratnan ng kanyang pagnilay-nilay. May para siyang agila. Pangalawa, may mga sulat si San Juan. Yung unang sulat ni San Juan, pangalawang sulat ni San Juan, pangatlong sulat ni San Juan. Ito pong mabasa natin sa Biblia. Pangatlo na kanyang ginagawa, at ito'y may problema tayo, Aklat ng Pahayag, Book of Revelation, o Apokalipsis. Dahil, ayon pa sa mga eksperto, ang mga eksperto ay tinatawag na exegetes, hindi po ito sinulat ni Juan. Sinulat ito ng mga disipulo ni Juan. Ginamit lang ang pamaraan ng lingwahe ni Juan na apostol at ebanghelista. Hindi po tayo kukontra dahil meron po silang analysis na mayroong kaibahan ang paggamit ng mga tenses at mga salita na unique lang kay Juan na ebanghelista na hindi na makikita sa Aklat ng Pahayag. Ang pangunahing mensahe ni Apostol Juan ay tungkol sa pag-ibig. Kaya sa kanyang ebanghelyo, napakaraming salita doon tungkol sa pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Verso 7 hanggang 8. Another example, ang bagong utos, pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 12. At sinasabi pa niya, ang pinakadahilan bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus at iligtas tayo
ay pag-ibig. Mabasa po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, verse 16, na sabi, ganun na lamang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na Kanyang pinadala ang Kanyang bugtong na anak upang lahat ng palataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon buhay na walang hanggan. Kaya, pag-ibig ang lahat ng mensahe ng ating apostol na si Juan Bautista, si Juan Apostol at Juan Evangelista. May mahalagang posisyon din sa simbahang Katolika si Juan na Apostol. Kasama niya si San Pedro na siya yung unang Santo Papa. Ibig sabihin siya yung parang prefect na kasama-kasama si San Pedro. At kasama siya noon, halimbawa, pagpatong ng kamay sa mga bagong nahirang ng mga Kristiyano sa Samaria. At mahalagang papel na ginagampanan niya sa pagbalik loob ni San Pablo. Dahil San Pablo noon ay umuusig sa mga Kristiyano, pero sa tulong ni Juan, nagbago si San Pablo. Hindi na siya nag-uusig. Siya na mismo, si San Pablo, ang nagsiwalat, nagpahayag ng Ebanghelyo kahit saan. Kaya malaking tulong po si Juan Apostol dito. Pero lahat ng tao ay may katapusan. Si Juan Apostol, hindi rin, kahit na umabot siya ng 94 years old, no? May katandaan. Sa lahat ng mga apostol, siya lang ang nagiging matanda. Sa lahat ng mga apostol, hindi siya pinatay. Di ba, patayin sana siya noon dahil niluto ng langis. Nabuhay pa rin. At kung anong hinulog siya doon sa Patmos, na napakaraming mabangis na mga hayop, buhay pa rin siya. At walang mga tanim na nabubuhay sa mga bato kasi yung dati, yung island ng Patmos. Pero nagtaka sila na bakit unting nabasag yung mga bato at noon sa ilalim yung mga lupa ay maari ng taniman at mubuhay na mga halaman, mubuhay na mga tanim sa ikabubuhay ni Juan na Apostol. Ito ay hindi natin mabasa sa ating Biblia, pero mabasa natin sa mga luma na aklat tungkol sa buhay ni Juan. Na pinahirapan siya doon, itinapon siya sa isla na puno ng mga nakakalason na mga hayop at mababangis na hayop at ang mga tanim doon na hindi makain ng tao. Pero nung doon si Juan, nakakatanim na, maayos na ng kunti ang pamumuhay dahil ito ay tulong na rin ng Panginoong Hesus. Dahil siya ay minamahal na alagad, beloved disciple, kaya hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Ngayon, kung kayo ay pupunta doon sa Ephesus, ito po ang makita ninyo, yung may apat na parang haligi. Dati mayroon pong protection yan, cover, pero simple nasira na. Yan na lang ang naiwan. Ito po yung libingan ni Apostol Juan sa Ephesus. Marami pong nagpunta sa lugar na ito dahil marami pong mga himala ang mga nangyayari. Kapag ka taimtim yung panampalataya mo, kapag ka ikaw ay mayroong hinihingi sa Panginoong Diyos at taimtim ang iyong paghingi sa Kanya, pupunta kayo sa libingan ni Apostol Juan at matutupad. Ganon kamahimala itong lugar na ito. Kaya maraming tao po pumupunta dito sa libingan ni Juan Apostol doon sa Ephesus. Siyempre, mahal po ito, kaya
dito na lang tayo sa ating Quiapo Church. Tutal, dito naman po ang nagpahayag ang ating Painong Isus, Pong Isus Nazareno. Nagpahayag rin siya ng Himala. Lahat po nang pumupunta dito. Kapag ka mayroong taimtim na panalangin, kahit anumang hilingin mo, kahit gaano ka, kung sabi nga nila, gaano ka hindi maunawaan ng mga napaka sinasabi pa nila, napaka himala na mga pangyayari ay mangyari kapag ka may taimtim na panampalataya, kapag ka may taimtim na panalangin. Kay po si Juan Apostol, modelo ng panampalataya. Modelo rin siya sa pagpatutuon ito dahil sa kanya pong pinatutuo ang kanyang paniwala sa ating Panginoong Hesus noong inalagaan niya ang mahal na Birhen Maria hanggang ito'y pinaakyat na sa langit. Ito po ay isang larawan ni San Juan na Apostol. Pero luma na larawan, pero lahat ng luma na larawan ay maunawaan lang kapag ka mayroong mag-explain. Makita ninyo bakit mayroong eagle, no? Yan. Dahil po siya po ay ebanghelista at ang kanya pong simbolo, yan nakita niyo sa itaas, ay agila. Dahil sa napakalayo ang naratnan ng kanyang paglanilay. Ito po, nagsusulat po siya ng aklat. Parang ordinaryo lang na itong imahin, pero maraming kahulugan. Ito po ang larawan ni Juan Bautista. Ni Juan Apostol. At ang larawan niya ay katangi-tangi dahil may hawak siya na chalice o yung kupa. Bakit po? Sapagkat bago siya tinapon sa Patmos, pinainom siya ng lason. So matapos noong pinirito siya doon sa kumukulo na langis, eh buhay pa rin. Sabi, lasunin na natin to. Kasi kapag patayin siya, yung lahat ng pumapatay sa kanya, hindi makarating sa kanya, unang mamatay. So, binigyan siya ng inumin, oh, dahil ano, may lason. Yung lason, hindi siya tinablan. Kaya si Juan na Apostol ay may hawak na chalice, na kupa, na inumin. Lason yon. Pero hindi na lason. Ganun po mahimala ang buhay ni Juan na Apostol. Ano po ang ating matutuhan sa kanya? Tatlong mahalaga na pagtuturo tungkol sa panampalataya, tungkol sa katapatan, at tungkol sa pag-ibig. Sa panampalataya, kapag ka tayo ng palataya ng tunay, kapag ka ang buhay natin ay buhay na kung saan may ang mga mata natin ay mata ng panampalataya, ibang antas na po ang ating makikita sa buhay natin. Makakita tayo ng kabuluhan, makakita tayo ng kahulugan sa buhay. Pero hindi lang dapat panampalataya, hindi lang dapat taimtim, malalim na panampalataya, kailangan din ang katapatan, faithfulness, hindi lang yung panampalataya. Maging matapat tayo, maging committed tayo, mayroon tayong commitment, kaya katapatan. Na umulan man, bumagyo, o hirap man sa buhay, may mga malaking pagsubok sa buhay, nagpapahayag pa rin tayo sa ating buhay panampalataya. Ito ang tinatawag na katapatan. At pangatlo na malalim na pagtuturo ni Juan na Apostol, pag-ibig. Sapagkat kung may pag-ibig ang isang tao, maiba ang lahat. Sa pagtuturo ng ating Panginoon, sinasabi niya tungkol sa kautusan. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22,
versiko 27 ang 39 na sinasabi niya, ito ang utos. Una, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At pangalawa, versiko 39, kapitulo 22, Banghilyo San Mateo, ibigin mo ang kapwa, gaya ng pag-ibig ng sarili. Ito yung pag-ibig, kautusan ng ating Panginoong Hesus. Minamahal na alagad, iniibig ng ating Panginoon si Juan na Apostol. Kaya siya nagtuturo tungkol sa pag-ibig. Kaya kapag tingnan natin ang Ebanghelyo ni San Juan at ang kanyang mga sulat, naroon yung pag-ibig. Pero yung kanyang sinulat ay parang X-ray. Na hindi lang pag-ibig na basta-basta na i-practice mo, malalim na karanasan ng pag-ibig. Dahil kanya pong nakikita gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos noong ang pong Hesus na Nazareno mismo ay nag-alay ng buhay dahil sa dakilang pag-ibig sa atin, nag-alay ng buhay, nagbayad, nagtubos. Sa mga hindi karapat-dapat kagaya sa atin ng mga makasalanan, natubusin at bayaran ng kalinis-linisang katawan ng Panginoon na pinaghirapan at ibinako sa krus. Ngunit ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil sa pag-ibig. At yon natuto si Apostol Juan kung ano ang malalim na kahulugan ng pag-ibig. Kaya kuminsan mayroong nagsabi na love until it hurts. Umibig ka hanggang ikaw ay masaktan. Ganon ang ginawa ng Panginoong Hesus. Love until it hurts. At sa kalaliman ng pag-ibig na ito, na natutunan ni Juan na Apostol, ay kanya pong tinuturo sa kanyang Ebanghelyo. Kaya sinasabi niya lagi, pag-ibig. So ulitin ko po yung tatlong mahalaga na pagtuturo ni Juan na Apostol. Panampalataya, katapatan, at pag-ibig. Suriin natin ngayon ang ating sarili. Kaano ba kalalim ang ating panampalataya sa Panginoon? Masigasig ba tayo sa ating buhay panampalataya? At kumusta naman ang ating commitment, katapatan? Matapat ba tayo sa Panginoon? At tungkol sa pag-ibig, mayroon bang pagmamahalan sa pamilya? Binubuhay ba natin ang pag-ibigan at pagmamahalan na ito yung sumisimbolo natin pagiging Kristiyano? Kung ito'y ating binubuhay, panampalataya, katapatan at pag-ibig, tinularan natin si Juan na Apostol na huwaran, umudilo ng panampalataya at pagpatotoo nito. Amen. Magsitayo po tayo at atin pong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loko mo. Dito sa lupa para ng salangin, bigyan ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.